sa isang araw po, it's showtime! Ang pambansang pagdiriwang para sa araw ng ating kasanglitan ay gaganapin sa bayan ng Santa Barbara sa lalawigan ng Iloilo. Ngunit, ano ba nga bang papel ng Iloilo sa ating pakikibaka para sa kalayaan? Ang Iloilo ay nasa isla ng Panay sa mga mandirigmang hangaway na may mga tatu. Tinawag sila ng mga Espanyol na mga pintados. At dahil sa galing nila sa pandigmang dagat, sila ay kinuha ang mga kawal ng mga Espanyol. Sa loob ng 300 taon, tapat na nagsilbi ang marami sa mga taga-Iloilo sa Espanya. Kaya naman, pinaboran ng husto ang Iloilo. Sa kabila nito, lumaban ang mga babaylan na katulad ni Tapang sa ilang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Dito rin numusbo ang isa sa dakilang bayani ng kilusang propaganda na si Graciano Lopez Haina na otor ng Fray Botod, ang Prailing Bundat at Masiba. Sa pagdaan ng panahon ng Iloilo, ang tunay na naging Queen City of the South at noong 1856, dumating pa ang unang British consul sa Iloilo na si Nicolas Loney na siyang nagpaunlad ng industriya at pangangalakal sa asukal doon. Kaya naman, sa pagsiklab ng himagsikan ni Andres Bonifacio sa Luzon noong 1896, halos magunahan pa ang mga pinunong elit ng Iloilo na magpadala ng pera at mga tao para talunin ang mga katipunan sa Luzon. Ayon sa historiador na si Dr. Vicente Villan, kapag umaklas na ang Panay sa mga Espanyol, babagsak na ang kanilang imperyo. Inatasan ng mga Espanyol si Martin Teofilo Delgado, kilala sa tawag na Tan Martin, na pamunuan ng hukbong voluntaryo sa bayan ng Santa Barbara. 125 sundalo ang nasa ilalim niya. Dahil silbi, hindi pinagdudahan ng mga Espanyol ang kanyang record. Iyon pala, nagni-ninja moves na si Kuya. Nakikipag-usap na sa mga revolusyonaryo sa Iloilo at lihim na kumuha ng armas at mga bala mula sa mga Espanyol para sa mga revolusyonaryo. Noong huling bisita ko sa Iloilo upang magturo sa mga guro ng kanlurang Visayas, naibahagi sa akin ni Madam Teresa Tagala ang kwento ng bayan nila sa New Lucena, Iloilo. Noong October 1898, sa pasubaling manguhuli ng mga magdanakaw na mga kalabaw at baka, tumungo si Tan Martin at ang kanyang hukbo sa baryo ng Helicoon at bigla na lamang kinumbinsin niya ang mga tao na sumanib sa hukbong revolusyonaryo at wakasan ang hindi makatarungan. Sumigaw sila ng Viva Filipinas! Fuera España! Ito ang mitsa ng pag-alsa sa Iloilo, ang sigaw sa Helicoon. Nang marinig ang mga gawain ni Tan Martin sa Iloilo, kinilala siya ni General Emilio Aguinaldo sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang espada para kay Delgado sa pamamagitan ng isang tagaharo. Ngunit, sa pagitan ng Haro at Santa Barbara, kung nasaan si Delgado ay ang mga checkpoint ng mga Espanyol. Isang babae, si Patrocinio Gamboa, Tia Patron, ang nagbuluntaryo at naglusot ng espada at watawat ng Pilipinas, Delgado. At dahil sa babaeng ito, naitaas November 17, 1898, pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa buong Kabisayaan. Hindi lang sa Luzon ang himagsikan. Ito po ay pambansa. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Chua.